Good day mga kabasyong, welcome sa aking YouTube channel. So, sa video na to, papakita ko sa inyo kung paano mag-check kung may vacuum leak ang aking hose. So, kapag mag-check kayo nito, so ang kailangan nyo lang is sponge and then yung sabon. Yan. Kailangan umaandar yung sasakyan mga kabasyo. So, ganito yung ginagawa ko kapag mag-check ako ng vacuum leak. Yan. So, ginaganyan ko yan. Yan. Isa-isa ko. Bubbles lang. Ayan, oh. Makikita mo naman pag bumula agad yan. So, ang ginamit kong sabon is Joy. Mga kabasyo. Joy. Para kung merong mang vacuum leak. Ayan. Bakit kasi natin kailangan na ma-check kung may vacuum leak. Kumbaga, hihigupin eh. Mawawala yung bubbles. Makikita nyo. Halimbawa, meron. Hihigupin. So, chine-check yan. Ayan, mga yan. Ayan. Kailangan kasi umaandar para malaman kung merong vacuum leak. Hihigupin siya. Ayan. Kung merong vacuum leak. So far sa ginagawa ko, ito papunta to ng distributor. Wala naman siyang So ayun, basa na nga. So okay lang, basta 'wag mabasa yung electronic parts natin. Malaman natin kung may vacuum leak tayo. Malalaman nyo kapag biglang mawawala yan, maano yung bula niyan, biglang magdi-disappear yung bula, hihigupin eh. So, vacuum leak yun. So, ganyan ang ginagawa ko. Yan. Lalo na yung sa mga diaphragm. Mga kabasyo. Pag may vacuum leak, tignan nyo. Yung bula, mawawala agad. Ayun o. Mahalata agad. So, meron ako. Meron akong vacuum leak. Ayun. Dito, ayun o, kita nyo, nakawala yung tubig. Nalugot niya. So, mga kabasyo, malalaman natin kapag may vacuum leak yan, o. Binabulsan nyo. Magugulat kayo, biglang mawawala yung bubble. Sabihin ba, vacuum leak yan. Ganun din, sa likod ng carburetor. Ngayon lang ginagawa ko. At the same time, nalilinisan ko na rin. Double purpose mga kabasyong. Kapag ginagawa nyo yan, malilinisan yung carburetor, yung mga niya. Huwag nyo lang babasahin yung mga electronic part niya. Yeah, alternator, huwag yung babasahin. Yan dito sa part na to, wala naman itong mga dito. Sa Toyota Corolla small body. Yan, at least nalilinisan ko pa. Nache-check ko, nalilinis ko. So yan. So, ganyan lang ginagawa kong DIY para malaman kung may vacuum leak, mga kabasyong. Yan. At dito sa, pero dito konti lang kasi, crucial part dahil merong electronic dito. Yan. Sa distributor. Yan. Mahalata mo kapag merong, vacuum leak. So far, wala naman. So, ganyan yung ginagawa ko.
pag-check ng vacuum leak. Bakit nga ba tine-check natin kung may vacuum leak ang ating sasakyan? Napakalaking bagay ang vacuum leak. Vacuum sa ating sasakyan. So, pag may vacuum leak tayo, palyado yung sasakyan natin kung early morning start. Pero kapag uminit na, okay na siya. So, yun yung mga sintomas niya. Aga-hard start ka pa kapag may vacuum leak. So, yun, oh. Kita nyo, nag-bubble test ako doon sa mga port na yun. Wala naman siyang leak. So, ayan, pinatay ko muna yung engine. Napaka-importante para malaman natin yan kung may vacuum leak tayo kasi malaking role ang ginagampanan ng ating vacuum sa ating sasakyan. Once we have a vacuum leak in our vehicle or ang ating auto, malaking factor kasi hard starting ka, mahirap mo pandarin, or kahit anong baba mo ng minor sa iyong karburador, yung idle speed screw, eh walang kwenta. Gawa ng mataas yung reading, mataas yung vacuum na nawawala. So, ganyan lang yung ginagawa ko. Simple DIY. At the same time, nalilinisan na rin. Oh, diba? Makita nyo naman, oh, luminis. Natatanggal yung kanyang... Ito, tinignan ko na rin to. Pero, okay naman yung one-way check bulb na yan, na, ano, yung metal. Oh, bihira na sisira yan. Yan. Ito kasi importante dito sa gas filter. Ito. Yung may tatlong port na yan. Pag yan ay may leak, ay nako, manifold vacuum leak, sigurado, ang hirap paandarin yung sasakyan. Kailangan pa ng mga ilang starting para mag-start ang inyong sasakyan. So, yun. Maraming nagtatanong sa akin, bakit ang hirap paandarin yung sasakyan nila, pero pag napaandar na, goods na. Kailangan lang nilang bombahan ng napakaraming beses. Yun na nga. Gawa ng kailangan ma-check ng maigi kasi kapag may vacuum leak, sablay ang iyong sasakyan, mahirap mag-start and maluwang na siya. Kailangan kong paliitin. So yan, ayan, oh, kita nyo, yan, oh, ngayon ko lang din nakita yan. Gumagasgas doon pala dito. So, kailangan ko na siyang putulin. Tapos, idugtungan doon. Dito kasi yan sa HIC bulb. Yan. At least, nalinisan ko pa. Pumunti. Pumunti, mga kabasyong. So, ganun lang pag-check dyan, mga kabasyong. So, sana nabigyan ko kayo ng tip with regard sa hard starting na sasakyan kapag may vacuum leak. So, para malaman kung may vacuum leak, bubble test. So, kailangan nyo lang ng sabon at sponge. So, pinakita ko naman kung paano i-demo. Dapat umaandar yung sasakyan. Pero, be careful kapag ginagawa yon, huwag na huwag yung babasahin yung mga electronic parts katulad na distributor and alternator. Lalong-lalo na alternator. Pag nagloko yon, oo, good yan pag una. Halimbawa, nabasa. Good yan pag una. Saka nyo mararamdaman bandang huli. Oh. So, yun lang mga kabasyong. Maraming salamat sa panonood sa aking channel. So, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. And hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na aking i-upload. And paki-like and follow na rin po ang aking Facebook page. So, yun lang mga kabasyong. Maulang araw mga kabasyong. So, may bagyo na naman po tayo. Yun lang po. Maraming salamat. Keep safe. God bless.